Kinikane. So, niready ko na lahat para bukas. Para sa pagpunta natin sa BIR. Yan. So, nilagay ko na siya dito sa ating maiwagang folder para organize tayo, diba? So, pinirid ko na yung mga kailangan na form. Yan, yung mga nakita ko na ito yung kalimitan nilang hinihingi pag nagpunta kayo ng BIR at niregister nyo yung inyong YouTube channel or as freelancer. Yan. Itong Application of Registration Form 901-1901. Yan. Basta pag sa BIR, tandaan nyo lagi, kailangan nyo ng dalawang original copy. Ay, original. Yan. Dalawa dapat. At laging nasa long bond paper or legal size bond paper. Yan. So, dalawa nitong excuse me, Application for Registration or Form 1901. Tapos, nagpa-xerox na rin ako nung ID ko. Dalawang ID na. Tigda dalawang copies din. Tapos, nag-print na rin ako nitong payment form 0605. Yan. Kasi kailangan nyo din yan. So, nag-print ako ng apat na copies para sigurado. Kasi ang sabi, tatlong original lang kailangan nun. Tapos, nag-print na rin ako nitong Application for Authority to Print Invoices o yung Form 1906. Yan. Pero ang option na pipiliin ko, doon ako sa BIR bibili nung receipt para for 1 year. Kasi ano pa naman tayo, diba? Medyo, kasi kakastart lang ang ating YouTube channel na mamonetize. Tapos kumuha na rin ako ng sedula sa barangay namin at saka pinirin ko na rin yung screenshot ng aking YouTube channel kasi baka hingin din nila. So, bukas kailangan maaga tayo umalis. Mga 6 o'clock dapat nandun na tayo sa BIR kasi feeling ko maraming tao at mahaba ang pila. So, para makaabot tayo baka bigla silang mag-cut off. So, bukas pa natin malalaman yung iba pang mga requirements kasi alam mo na, depende yan sa RDO na pupuntahan nyo kung anong hihingi ng mga staff doon. So, nakadepende pa rin sa kanila. Pero sana, hindi na tayo hinga ng DTI. Pero alam ko, pagka-vlogger lang, hindi nyo na kailangan ng mayor's permit. Kailangan nyo lang yung mayor's permit pag meron na talaga kayong yung business talaga na meron kayong mga store. Yun. So, good luck sa atin bukas, guys. Good luck sa atin bukas, mga kulets. Bukas natin malalaman. So, i-update ko kayo bukas. Pagka pwede mag-video doon, mag-video tayo. Para, alam mo yun. Kasi, mabuti na yung nasunod tayo sa batas dito sa Pilipinas. Kahit na maliit na content creator lang tayo or small YouTuber lang tayo. Kailangan natin sumunod para walang hassle. Kasi, mahirap na. Maano pa naman ng BIR, magaling mangolekta ng mga penalty, 'di ba? Tsaka pagka hindi naman ganoon kasi yung may bracket din sila sa sahod mo sa YouTube. So pag hindi umabot ng 250,000, wala rin naman itatax sa iyo, pero kailangan mo pa rin mag-file kahit na may kita ka or wala, 'di ba? So see you tomorrow, mga kulets. Update ko kayo bukas. Bye.